Ang isang manluloko ay nahaharap sa isang malungkot na kinabukasan sa bilangguan kapag ang napakagandang babae na hindi niya iginagalang ay naging hukom ng kanyang paglilitis. Mapalad para sa kanya, nahugot niya ang sikreto ng nagyelong hukom sa anyo ng kanyang walang muwang at mapangakit na kambal na kapatid. Habang naglalakad mag-isa si Viola, napapansin ni Rafaele ang kanyang kagandahan at inalok siyang sumakay. Hindi niya ito pinansin at nagtungo sa isang newsstand kung saan nahuli rin niya ang mga titig ni Lopresti. Muli siyang nilapitan ni Rafaele at sinubukang pahangain siya gamit ang kanyang business card na nagsasabing siya ay isang engineer. Hindi ito gumana, kaya lumipat siya ng mga diskarte sa pamamagitan ng pagbabahagi na bago siya sa bayan at kailangan ng mga direksyon patungo sa korte ng lungsod. Nilinaw niya na pupunta siya roon para sa isang maliit na bagay, kahit idinagdag niya na kaibigan niya ang ministro. Inilibot ni Viola ang kanyang mga mata dito at sinubukang umalis muli, ngunit hinarangan siya ng lalaki. Niyaya niya itong makipag-date pagkatapos ay hinawakan siya sa kanyang baywang para manligaw, para lang makatanggap ng isang sampal sa mukha. Pagkaalis ng babae, nilapitan ng kanyang abogado na si Bortolon si Rafaele, at sa wakas ay dinala siya sa korte ng lungsod. Tinitiyak sa kanya ng abogado na ang kanyang kaso ay madaling manalo, habang sila ay humalili sa kanilang lugar sa courtroom. Doon, napansin ni Rafaele na si Lopresti ay bahagi ng kanilang ministeryo, na inilalarawan ni Bortolon na sira-sira, ngunit nakakatakot. Sa kabila nito, nagtitiwala si Rafaele na maakit niya ang hukom na pumanig sa kanya tulad ng ginawa niya noon. Sa wakas, nagsimula na ang korte, at sa kanyang sorpresa, ang hukom na namumuno sa kanyang kaso ay si Viola, na nakangiting alam sa kanya. Lalo pa, inilalarawan ni Bortolon ang kanilang hukom bilang mas mahigpit kaysa sa kanilang taga-usig. Tila, ang dapat na inhinyero ay nagbenta ng mahigit 1,000 lata ng mataas na kalidad na gulash sa isang restaurant, para lang ang produkto ay maging dog food. Ipinapangatuwiran ng kanyang abogado na si Rafaele ay isang underdog na nagsisikap na mabuhay. Ngunit habang binabasa ni Viola ang listahan ng kanyang mga nakaraang krimen, kabilang ang paggawa ng mga peking susi at pagpapalit ng mga bagong silang, namumula ang mukha ni Bortolon. Gayunpaman, sinisikap niyang gawing mga pagkakamali ang mga krimen ni Rafaele dahil sa kanyang kabataan, kahit na tinawag ang mga ito bilang mga kalokohan lamang. Desperado na patunayan ito, binuksan ng abogado ang isa sa mga lata na ipinasa ni Rafaele bilang gulash para patunayan na hindi ito pagkain ng aso. Kapag ginawa niya, gayunpaman, ang mga nilalaman ay sumasabog sa kanyang mukha. Sa kabila nito, natikman ni Bortolon ang mga nilalaman para lang mahimatay sa pagkasuklam. Siya at ang kanyang kliyente ay hinabol ng mga aso pagkatapos ng paglilitis dahil sa pagkain ng aso sa suite ng abogado. Bumalik sila sa isang cave upang pag-usapan ng diskarte, kahit na ang amoy ng suit ni Bortolon ay nakakainis sa ilan sa mga parokyano. Binalaan ni Bortolon si Rafaele na si Viola ay isang matigas na hukom upang kumbinsihin, kaya't ang lahat ay natatakot sa kanya. Gayunpaman, sa totoo lang, gusto siya ng bawat lalaki sa korte ng lungsod, lalo na si Lopresti, na tumulong pa nga sa kanya na ipagbawal ang lahat ng tahasang pelikula sa lungsod. Samantala, naghahanda si Lopresti at ang chairman na suriin ang isang pelikula para matiyak na wala itong graphic na content. Gayunpaman, ipinahayag ng chairman ang kanyang pag-ayaw na ipagbawal ang mga naturang pelikula, kahit na inaakusahan ang kanilang hukom na walang muwang tungkol sa mga paraan ng mga tao. Sa sandaling iyon, sinamahan sila ni Viola sa teatro, na tinapos ang kanilang talakayan. Lingid sa kanilang kaalaman, binabayaran ng isang grupo ng mga lalaki ang projectionist na si Tony para panoorin ang pelikula mula sa projector room bago ito maban. Di nagtagal, isang Viola na mukhang bato ang nanood ng graphic na pelikula, na hindi pinapansin ang iba pang mga tensed expression ng audience. Ang projector room ay napupuno rin ng kasabikan, bagamat si Tony ay nagbabala sa kanyang audience na itago ang mga bagay-bagay. Makalipas ang mga araw, dumalo si Viola sa isang formal na kaganapan upang gunitain ang proyekto ni Count Renato kapag nakatanggap siya ng nakakabagabag na telegrama. Pagkabasa nito, tumungo siya sa opisina ng establisimiento upang tawagan ang kanyang kaparehong kambal na kapatid na si Rosa, na kumpiyansa na ipinagmamalaki ang kanyang katawan sa isang resort. Masaya niyang binati ang kanyang kapatid na babae sa telepono. Ngunit napunta si Viola sa punto at nagtanong kung bakit siya nagpadala sa kanya ng liham. Malamang na itinapon kamakailan si Rosa ng isang musikero na isang buwan lang niyang nakadate. Iniwan niya siya habang nag-stay sila sa resort, kaya naiwan na lang niya ang bayaran na hindi niya kayang bayaran. Nakakadismaya ito kay Viola, ngunit hindi siya makatanggi na tulungan ang kanyang kapatid, kaya nangako siyang pumunta sa kanya bago tapusin ang tawag. Sa sandaling iyon, dumating si Renato sa opisina at nagsimulang halikan ang judge. Tinanggihan niya ang kanyang advance noong una, hanggang sa mabanggit niya na lahat ay umalis na sa party, kabilang ang kanyang biyanan. Nagtataka ito kung kailan niya iiwan ang kanyang asawa para sa kanya, ngunit ipinagtanggol ni Renato na kailangan niyang alagaan ang kanyang pamilya,
kaya kailangan niya ang pera ng kanyang biyanan. Pagkatapos ay sinubukan niyang maging intimate sa kanya, ngunit tumanggi si Viola dahil kailangan niyang makipagkita sa isang tao. Dahil dito, maghinala siya na may itinatago ito sa kanya. Samantala, naghihintay si Rosa sa resort nang masulyapan niya ang isang mamahaling kotse na nagbibigay sa kanya ng bagong target na akitin. Lingid sa kanyang kaalaman, si Rafaela pala ang driver. Maya-maya lang, napansin ni Rafaela ang isang masungit na babae sa tabi ng pool, kaya lumapit siya nang may intensyon. Ngunit agad siyang kumilos nang makita niya ang mukha ni Viola. Nagsimula siyang humingi ng tawad sa judge na nagpapahiwatig kay Rosa na kilala niya ang kanyang kapatid. Sa kabila nito, nililigawan siya ng babae at iminumungkahi pa niyang isama siya sa hapunan. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Rafaela na siya ang hukom at pinaghihinalaan niya na hinihikayat niya itong kasuhan siya ng panunuhol sa kanya. Gayunpaman, mas lalong lumalakas ang tukso sa kanya, kaya hindi nagtagal ay tinawagan niya si Bortolon para ipaalam na malapit na siyang magkaroon ng pribadong pakikipagtagpo sa kanilang hukom. Ang sigla ni Rosa, gayunpaman, ay napatunayang kasing lakas ng otoridad ng kanyang kapatid na iniwan si Rafaela na natalo sa batya habang ang kanyang kasama ay humihingi ng higit pa. Hindi nagtagal, lumabas siya ng kwarto ng kanyang hotel at kinuha ang isang maleta na naiwan sa hallway. Ginagamit niya ito para magkunwaring tinitingnan ang kwarto ni Rosa. Sinasabi sa receptionist na lalabas lang siya sandali at iwan ang maleta para tiyakin sa kanila na babalik siya para magbabayad. Sa totoo lang, gayunpaman, umalis siya nang hindi nagbabayad habang pinapaandar na ni Rosa ang kanyang sasakyan sa malapit na gasolinahan. Pagkatapos ay binayaran niya ang gasolinahan gamit ang isang Diomanoy mamahaling relo na sa kalaunan ay natuklasan ng attendant na peke. Kinagabihan, sa wakas ay nakarating na si Viola sa resort. Ibinigay kaagad ng receptionist ang singil ni Rosa sa kanya na pagkakamalang kapatid niya ito. Gayunpaman, nalaman niya mula sa bill na si Rosa ay may kasamang lalaki. Kumbinsido na tinalikuran lang ng kanyang kapatid na babae ang kanyang mga responsibilidad sa ibang lalaki, nagmamakaawa pa rin si Viola na binayaran ang bayari ng kanyang kapatid. Sa umaga, dinala ni Rafaela si Rosa sa isang car dealership kung saan ibinebenta niya ang kanyang sasakyan sa napakataas na presyo. Nagtagumpay siya rito kahit na ibenta na niya ang kotse sa isa pang kliyenteng kukunin sana ito sa katapusan ng linggo. Sa kabila ng kumita ng 2 milyong dolyar mula sa deal na ito, pinagalitan ng may-ari ng dealership si Rafaela dahil sa pagiging huli sa paghahatid ng kotse. Hindi ito nababahala ang lalaki dahil may plano siyang gamitin si Rosa para sa kanyang mga pangangailangan. Sa isa pang araw, isang may-ari ng pabrika, si Scotty, nag-espiya kay Viola na kumukuha ng mga sample mula sa lawa kung saan itinatapon ng kanyang establishmento ang mga basura nito. Ito ay upang patunayan na siya ay lumalabag sa mga batas sa kapaligiran at nagpaparumi sa lawa. Sa kabila ng mga sample mula sa lawa na nagpapatunay sa kanyang kapabayaan, tumanggi si Scotty na magtayo ng planta ng purification para sa kanyang pabrika dahil milyon-milyon ang gastos niya. Sa halip, iniisip niya kung maaari niyang suhulan si Viola kahit na sinasabi ng kanyang abogado na hindi nasisira ang hukom. Sa sandaling yon, dumating si Rafaela na sinasabing siya ang asawa ng hukom. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng larawan nila ni Viola, bagamat sa katotohanan, si Rosa ito sa larawan. Dahil alam niya ang pakikibaka ng lalaki, nagkunwaring siya ang middleman para payagan siyang suhulan ang kanyang asawa para alisin ang mga paratang laban sa kanya. Sa pamamagitan nito, malapit nang makilala ni Scotty si Rosa. Natukso sa kanyang malandi na pag-ugali, pinaulanan siya ng mga halik at binigyan siya ng tseke na 5 milyong dolyar. Gayunpaman, humihingi siya ng 0 milyon at walang pagpipilian, sumunod si Scotty dahil mas mura pa rin ito kaysa sa planta ng purification. Masaya sa pera, nagdiwang si Rosa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang katawan sa kanya. Ang engkwentro na ito ay nagniningning si Scotty habang nakikipagpulong siya sa hukom sa kanyang opisina upang ayusin ang kanyang kaso sa susunod na araw. Sa pag-akalang siya rin ang babaeng nakasiping niya, kaagad niya itong hinawakan sa sandaling sila lang. Dahil dito, sumisigaw siya para sa pulis na humantong sa pag-aresto sa lalaki. Nang gabing iyon, pumunta si Viola sa isang motel para sa isang lihim na pagkikita-kita ni Renato. Gayunpaman, hindi nila na-enjoy ang kanilang oras sa kama habang tumunog ang alarm clock sa loob ng ilang minuto, nag-aalerto sa hukom na kailangan niyang umalis. Ang kanyang kasintahan ay nagreklamo tungkol sa kanilang maikling panahon, ngunit iginiit niya na siya ay nangangamba pa rin pagkatapos ng nangyari kay Scott. Naniniwala siya na hindi siya magiging agresibo sa kanya kung hindi siya na-prompt ng isang bagay na humahantong sa kanya na maniwala na ang lalaki ay nakipagkita sa kanyang kapatid. Ito ay nakalilito kay Renato, kaya sa unang pagkakataon, binanggit ni Viola ang kanyang kambal na kapatid na sinusubukan niyang kontrolin. Bigla siyang nakaisip ng ideya at iniisip kung dapat bang makilala ng kanyang kasintahan si Rosa para masabi nito sa kanya kung paano nakakaapekto ang kanyang mga aksyon sa kanyang karera. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tinuntun niya si
si Rosa, bagamat nagulat siya nang makitang nagtatrabaho si Bortolon bilang kasambahay sa kanyang marangyang apartment. Nang makilala niya si Rosa, natigilan si Renato sa kamukha nito ang kanyang kasintahan. Sinabi niya sa kanya na ipinadala siya ng kanyang kapatid na babae, at kaagad, nagpalit si Rosa ng mas komportableng damit sa harapan niya, na tinutukso ang lalaki. Pagkatapos, nang matuklasan niyang siya ang kalaguyo ni Viola, humingi siya ng tulong sa kanya sa paglalagay ng lotion sa kanyang katawan na nangakit sa kanya. Biglang dumating si Rafaele, kaya pinagtakpan ni Renato ang babae para magpanggap na walang nangyayari. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Rafaele na hindi niya iniisip na tingnan niya ang kanyang ginang, kahit imbitahan siyang panoorin ang kanyang pagganap bukas. Dahil doon, tumungo si Renato sa venue kinabukasan. Ngunit nagulat siya na ang performance ay para sa isang intimate photoshoot. Sa kabila ng pagpapanggap na hindi komportable dito, inilihim ng lalaki ang isa sa mga damit na itinapon habang nag-photoshoot. Gayunpaman, kapag nilapitan ng mga lalaking modelo ang babae, nagrereklamo siya. Tinatanggihan niyang makita ang isang taong kamukha niya ang kanyang kasintahan na may kasamang ibang lalaki. Iginiit ni Rafaele na kailangan nilang magpatuloy dahil nabayaran na ng mga producer ang proyektong ito. Sa pamamagitan nito, sinusulatan sila ni Renato ng tseke para ihinto nila ang proyekto at ibalik sa kanila ang kanilang mga gastos. Pagkatapos ay kinagalitan niya si Rafaele dahil ginamit niya ang kapatid ni Viola para purihin ang hukom. Ngunit habang humaharurot siya, hindi niya sinasadyang nahulog ang damit na ibinulsa niya kanina. Ibinalik ito ni Rafaele sa kanya, natuwa nang makitang maging ang bilang ay natutukso sa kagandahan ni Rosa. Kinabukasan, nagsagawa ng paglilitis ang korte ng lungsod laban sa isang producer ng pelikula na kinasuhan dahil sa pag-promote ng immoral na content. Sa panahon nito, nagbibigay si Bortolo ng isang maleta sa mga abogado ng depensa. Pagkatapos ay gagawa ang depensa ng kanilang pahayag, na iginiit na ang hukuman ay hindi dapat magkaroon ng sasabihin kung alin ang moral o hindi. Para bang patunayan ito, ipinapakita nila ang mga larawan mula sa photoshoot ni Rosa, na napagkakamalang larawan ng kanilang judge. Nabigla si Viola na makita ang mga larawan habang sumisigaw ang mga tao ng mga akusasyon na naghagis sa courtroom sa kaguluhan. Dahil nasira ang kanyang reputasyon, lumapit siya sa prosecutor ng korte para ipahayag ang kanyang pagnanais na magbitiw. Ipinakita niya sa kanya ang mga larawan ni Rosa upang ipaliwanag ang kanyang pagbibitiw. Hindi alam na ito ay na-imagine ng lalaki sa katawan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinanggihan niya ang kanyang pagbibitiw at, sa halip, iminumungkahi niyang dalhin si Rosa sa lungsod upang patunayan sa kanilang mga tao na hindi siya ang nasa mga larawan. Gayunpaman, ang totoo, gusto lang niyang makilala ang mas mapangakit na kapatid na babae. Hindi nagtagal, dumating si Rosa sa lungsod at sumakay mula Renato papunta sa bahay ng kanyang kapatid. Sa kanilang paglalakbay, iginiit niya na hindi niya alam na ang kanyang aksyon ay magdudulot ng problema sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagtanong si Renato tungkol kay Rafaele, at kinumpirma niya na iniwan niya siya mula nang makilala niya ang ibang lalaking minahal niya. Sa palagay ni Renato ay siya ang pinag-uusapan niya, kaya kumilos siya para halikan siya. Para lang sa babae na lumabas ng kotse, na iniwang bigo siya. Samantala, si Viola ay nasa fourth house nang malaman niyang natapos na ni Renato ang kanyang diborsyo sa kanyang asawa. Siya mamaya ay nagrelax sa bahay, para lang si Renato ay sumakay, bagamat ipinapalagay niya na siya si Rosa. Mabilis, nagsimula siyang kumilos ng mapangakit tulad ni Rosa, na humantong sa pag-amin ni Renato na pinabilis niya ang proseso ng kanyang diborsyo para makapiling niya ang mas walang pakialam na kapatid na babae. Pagkatapos ay tinatanggihan niya ang kanyang mga pag-usad na pinaalis siya. Minsang mag-isa, binitawan na ni Viola ang pagkilos, malinaw na nasaktan na maging ang kanyang kasintahan ay natukso ng mga alindog ng kanyang kapatid. Upang makayanan, isinuot niya ang isa sa mga kasuotan ni Rosa. Nag-iisip kung paano mawala ang kanyang nagyelong panlabas para sa isang mas malandi tulad ng sa kanyang kapatid. Maya-maya lang, dumating si Rosa, tinutukso siya na subukan ang isa sa kanyang mga damit. Sa ibang lugar, nakikipagpulong si Rafaele kay Bortolon habang patuloy sila sa pag-hatch ng mga planong sirain si Viola. Sumulat sila ng liham kay Lopresti, na hinihimok siyang makipagkita sa isang pari para malaman ang higit pa tungkol sa mga sinasabing sikreto ng hukom. Idinagdag din nila ang patunay na nagbayad si Renato para isara ang intimate photoshoot na kinasasangkutan ng kanyang kasintahan para patunayan na baluktot ang hukom. Ang plano ay para kay Lopresti na mangalap ng peking ebidensya laban sa hukom, pagkatapos ay ipapadala nila si Rosa upang magkunwaring si Viola para makiusap na huwag siyang ilantad kapalit ng kanyang mga serbisyo. Pagkatapos ay kukuha sila ng mga larawan ng inkwento
Pedro upang tuluyang sirain ang karera ng hukom at lahat ng kanyang koneksyon. Hindi nagtagal, nahuli si Lopresti at nakita si Rosa na nagpapanggap na Viola habang nagkukumpisal sa simbahan. Pagkaraang makita siyang umalis, kinausap niya ang pari na si Rafael lamang ang nakabalatayo. Si Rafael ay nagpatuloy na gumawa ng mga ligaw na pag-aangkin na nagsisinungaling na ang mga ito ay bahagi ng mga pag-amin ng hukom. Idinagdag pa niya na sinabi ni Viola na interesado siya kay Lopresti at napukaw nito ang interes ng lalaki. Nang maglaon, nakipag-usap muli si Viola sa prosecutor habang nagpaplano sila kung paano linisin ang kanyang pangalan. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa opisina niya si Rosa. Nagpapanggap na siya habang nakikipagkita siya kay Lopresti. Inaakit niya ang lalaki na nahulog sa kanyang bitag habang kumukuha ng mga larawan sina Rafael at Bortolon. Malapit nang ipadala ang mga larawang ito kay Viola, gayunpaman, napansin niyang nakunan ang orasan sa larawan. Ipinapakita nito ang oras at petsa kung kailan nangyari ang inkwentro, na nagpapatunay na nangyari ito habang nakikipagpulong siya sa prosecutor, kaya nagbibigay sa kanya ng alibi. Nang gabing iyon, kinumpronta din siya ni Renato tungkol sa mga larawan mula nang ipinadala rin ang mga ito sa kanya. Sa kabila ng kanyang argumento na ito ay ang kanyang kapatid na babae sa mga larawan, ginagamit niya ang dahilan na ito para tapusin ang mga bagay sa pagitan nila. Na ipinagtatanggol na hindi na siya maaaring masangkot sa ganoong nakalilitong sitwasyon. Nagsalita pa nga siya tungkol dito, ngunit lumalayo lang siya na nagagalit sa kanya. Sa wakas, ang susunod na araw ng pagsubok para kay Rafaele ay magsisimula at ang lalaki ay nataranta nang makitang wala si Viola sa courtroom. Si Bortolon ay tumaya na si Viola ay nagbitiw na, kaya ang kanilang paglilitis ay ipagpapaliban hanggang sa makakita sila ng bagong hukom. Sana isa na madali nilang masway. Gayunpaman, dumating si Viola bago magsimula ang pagsubok, na labis nilang ikinadismaya. Sa kanya bilang hukom, ang lahat ng pagsisikap ni na Rafaele at Bortolon ay nasasayang habang ang una ay nasentensyahan ng 6 na taong pagkakakulong. Sa ibang araw, nakipagkita si Renato kay Rosa, na nakaimpake ang kanyang mga bag. Sinabi niya na pinalayas siya ng kanyang kapatid, kaya wala siyang mapupuntahan. Hiniling niya sa lalaki na payagan siyang lumipat sa kanya pansamantala, at tinanggap ni Renato. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sila sa kanyang tahanan, tinanong ni Rosa si Renato kung mahal pa rin niya ang kanyang kapatid. Itinanggi niya ito, kaya dinala siya nito sa kwarto, para ialay ang sarili sa kanya. Pagkatapos nilang magkasama, hiniling ni Rosa sa lalaki na dalhin siya sa isang lugar, kung saan walang nakakakilala sa kanila. Sumang-ayon siya, kahit na pagkatapos niyang makasama ang mapang-akit na kapatid na babae, na pagtanto niyang hindi pa rin niya maalis sa isip si Viola. Pinatunayan ito sa kanya na mahal niya pa rin siya, kahit hindi siya sapat na matapang para sabihin ito sa kanya. Napangiti si Rosa dito, pagkatapos ay tumalikod para tumawag sa telepono. Gamit ang kanyang tunay na boses, si Viola, na nagpapanggap na si Rosa, ay tumawag sa prosecutor para tapusin ang kanyang pagbibitiw sa husga sa lungsod para makatakas siya kasama si Renato. Napagtanto ito, ipinagpatuloy ni Renato ang pagdiriwang kasama niya dahil malaya na silang maging magkasintahan nang walang mga hadlang sa kanilang katayuan.